Sa nakaraang episode, nailigtas ni Yuya ang isang aso mula sa pang-aapi ng isang halimaw na orcs. Sa simula ay natatakot siya na iligtas ang aso, dahil na rin sa nakita niyang mas malakas pa sa kanya ang orcs dahil sa taas ng level nito, pero agad niyang napagtanto na mas malakas pa pala siya dahil sa madali niya lang itong pinatay. Dito ay nalaman din natin na natuklasan ni Yuya ang isang kuweba at nakita nila ang isang bangkay na may hawak na isang libro. Nagtataka sila kung ano ito at doon ay agad nila itong tinignan. Patuloy ang kwento kung saan, binabasa ni Yuya ang pangalan ng aklat na konektado sa sage na dating nagmamay-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan. Nagsimula siyang magbasa at natuklasan niya na ang sage ay nagtagumpay sa lahat ng bagay sa mundo, mula sa mahika at martial arts hanggang sa pagluluto at pag-aawit. Bilang resulta, pumasok siya sa kaharian ng mga Diyos habang siya ay nabubuhay pa at inalok na sumali sa kanila, ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon. Ang sulat ng sage ay tumutugon kay Yuya habang sinasabi niya na ang lakas na taglay ni Yuya ay mas malakas pa kaysa sa kanyang alam, at dahil dito, darating ang araw na matatakot ang mga tao sa paligid niya dahil sa lakas na meron si Yuya. Nangyari ito sa sage at nararamdaman niya ang kalungkutan ng pag-iisa. Ayaw ng sage na sundan ni Yuya ang parehong landas at magkaroon ng ganitong malungkot na wakas. Nag-iisip si Yuya kung paano niya maiiwasan na matakot sa kanya ang mga tao sa paligid niya. Narinig niya ang boses ng sage na nagsasabing dapat ay bumuo si Yuya ng mga ugnayan sa mga tao na totoo sa kanya. Nabigla siya dahil akala niya ay kumakausap sa kanya ang mga ibang bagay. Patuloy niyang binabasa ang aklat at ipinaliwanag na ang relasyong ito ay maaaring sa pagitan ng mga kaibigan, kasintahan o magulang. Dapat ay kaibiganin niya ang mga taong mananatili sa kanyang tabi kahit na mabunyag ang lahat tungkol sa kanya. Inamin ni Yuya na siya ay isang tao na simula pa man, ay wala na siyang kaibigan hanggang sa kamakailan ay nagkaroon na, kaya mahirap makahanap ng ganitong mga tao. Nang tumugon muli ang sage, tinanggap na lamang ni Yuya na maaaring nakikipag-usap siya sa espiritu ng sage. Sinabi ng sage na mahahanap niya ang kanyang mga kakampi sa kanyang sariling paraan. Binigyan din siya ng sage ng pagkakataon na humingi ng karunungan tungkol sa isang bagay. Hinihingi ni Yuya ang kaalaman tungkol sa mahika at nagsimulang lumiwanag ang aklat. Sinabi ng sage na punong-puno ang aklat niya ng lahat ng kanyang kaalaman sa teorya ng mahika. Ipinaliwanag niya na dahil si Yuya ay taga-ibang mundo, kaya wala pa siyang abilidad ng mahika na ibig sabihin ay hindi niya magagamit ang mahika. Ang mga tao sa mundo ng pantasya ay gumagawa ng mahiwagang enerhiya sa kanilang mga puso at mula roon ay kumakalat ito sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang mga ugat. Nagpa siya ang sage na ipagkaloob ang kanyang mga abilidad ng mahika kay Yuya. Batay sa kanyang obserbasyon, ang mga kakayahan na ito ay napaka-importante sa mundo, kaya sobrang sayang lang kung mawawala lang ang mga ito. Nais lamang niya na magkaroon si Yuya ng buhay na maipagmamalaki niya kapag na-master na niya ang ganitong kapangyarihan. Muling lumiwanag ang aklat ng napakaliwanag habang lumilipad ang mga letra mula sa pahina at tumatagos sa dibdib ni Yuya, mabilis na lumapit si Knight upang tiyakin na si Yuya ay okay lang. Matapos mailipat sa kanya ang mga abilidad sa mahika, nag-iwan ang sage kay Yuya ng isang mensahe sa pamamagitan ng pagbati sa kanya ng masayang buhay na puno ng swerte. Nagpasalamat si Yuya sa sage sa lahat ng bagay at umaasang makakahanap na siya ng katahimikan habang binibigyan niya ng huling pagpaparangal ang bangkay ng sage. Bumalik si Yuya sa bahay kung saan sinimulan niyang basahin ang mga aklat upang maunawaan ang mga prinsipyo ng mahika. Sinimulan ni Yuya na gawin ang ilan sa mga itinuro ng libro kasama si Knight. Ipinipikit nila pareho ang kanilang mga mata upang maramdaman ang mahiwagang enerhiya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mahika na dumadaloy sa kanyang tibok ng puso habang kumakalat ito sa kanyang katawan. Naramdaman din ni Knight ang sensasyon habang binubuksan ang stats window para malaman ang kaugnayan nila gamit ang mahika. Inilarawan sa aklat ang susunod na hakbang bilang isang basic. Inutusan siyang ipunan ang mahiwagang enerhiya sa palad ng kanyang mga kamay at isipin ang mahika na nais niyang mabuo. Ang kagandahan pa dito ay hindi na niya kailangan pamatuto pa ng mga incantation at ito'y nagpagulat sa kanya, ngunit nagpa siya siyang lumabas at subukan ito. Itinaas ni Yuya ang kanyang kamay at sinimulan ang proseso habang binanggit ang kanyang intensyon na buuin ang isang bola ng tubig gamit ang mahika. Sa kanyang pagkamangha, gumana ito, tumingin siya kay Knight at nakitang nagawa rin ito ang parehong bagay. Pinuri ni Yuya si Knight sa kanilang magandang ugnayan at doon ipinataman nila ang water ball sa isang puno.
Nagkaroon ng malaking pinsala ang atake sa kanilang target at sinira ang mga puno sa likuran nito, na ikinagulat nila. Samantala, nakikipag-usap si Owen sa hari habang ibinibigay nito sa hari ang ulat tungkol sa kanyang huling biyahe sa Dark Forest, sinabi ng kapitan na nakilala niya si Yuya at naiparating ang mensahe, ngunit nabanggit niya na nag-propose si Lexie sa hindi kilalang binata. Iniisip ng hari na baka nagkakamali siya ng pagdinig, kaya hiniling niyang ulitin ang sinabi ni Owen habang isinasenyas niya sa isa sa kanyang mga alipin na ibigay ang kanyang espada. Nagsimulang magwala ang hari sa kanyang trono, sinisira ang mga estatwa dahil sa galit na naakit ng isang estranghero ang kanyang prinsesa. Nagtago si Owen sa isang ligtas na lugar, nagsisisi dahil sa sinabi niya sa hari ang mahalagang impormasyon. Sa puntong ito, bumalik na si Yuya sa mundo ng mga tao at patungo sa paaralan, habang tinatawag ng guro ang mga pangalan, naligaw ang isip si Yuya tungkol sa kanyang bagong natutunang mahika at nagbabala sa kanyang sarili na maging maingat kung kailan ito gagamitin. Inihayag ng guro ang nalalapit na off-campus na pag-aaral na gagawin ng paaralan. Alerto ang lahat sa klase tungkol dito, ngunit ikinagulat ni Yuya ang balitang ito. Pinayuhan siya ng babae na maging mas maalam sa mga aktibidad sa paaralan, bago ipaalam sa kanya na pupunta sila sa isang kampong trip sa loob ng 2 araw bilang kanilang school trip. Itinuloy ng guro ang kanyang pahayag, sinasabi sa kanila na sila ay mahahati sa mga grupo na may 4 na miyembro, nagkakagulo ang mga mag-aaral sa kanilang mga grupo. Natutuwa si Ki na kasama niya sa parehong grupo si Yuya, kasama rin sa grupo si Akira at nagsisimula itong magmayabang, ngunit binulabog siya ng bagong personalidad na si Rin, na maayos na nagpakilala sa kanyang sarili. Pagkatapos makilala si Yuya, sa wakas ay naiintindihan niya kung bakit lahat ng mga babae ay nababaliw sa kanya, dahil sa nakakamanghang kapugian at maganda nitong pangangatawan, patuloy sa pagsasalita si Rin pero mabilis naman na binago ni Yuya ang paksa. Medyo nababahala si Yuya dahil inamin niya na wala siyang rucksack, naalala niya na madalas maglakbay ang kanyang lolo kaya inisip niya na baka mayroon siyang rucksack. Imumungkahi ni Kid na dapat silang mag-shopping ng magkasama sa halip, nagpa siya silang magkita sa mall pagkatapos ng klase at lahat ay nagulat na kasama nila si Koori, na nagpakilala sa kanyang sarili dahil siya ay anak ng chairman. Medyo na i-intimidate ang mga estudyante sa kanya at lalo pang lumala dahil siya ay kaakit-akit. Masaya siyang sumama sa kanila, alam ang misyon na tulungan si Yuya na makahanap ito na gusto niya na bag. Hiniwalay ng mga lalaki si Yuya sa gilid at tinanong kung kilala niya ba si Koori. Tinanong rin niya ito kay Akira at nalaman niya na hindi ito nakasagot dahil sa nalihis ang kanilang sarili sa bagay na nakita nila. Nagpatuloy ang grupo sa tindahan kung saan pinili ni Koori ang perpektong camping bag para kay Yuya. Matapos subukan ito, sumasang-ayon ang lahat na bagay ito sa kanya kaya binili niya ito, dahil sa nabili na nila ang kanilang pangunahing layunin, hinikayat ni Rio ang lahat na mag-enjoy, kaya't nagpunta sila sa amusement plaza upang maglaro ng mga games. Pagdating nila, mas na-excite sila na hindi gaanong matao ang lugar dahil sa ito'y workdays pa. Nagulat si Yuya na puro arcade ang buong palapag, kaso nakuha ang kanilang pansin nang sumigaw si Shingo habang papunta sa isang crane machine, na may item ng kanyang paboritong idol. Inamin ni Shingo na hindi siya magaling sa crane games, kaya lumapit si Yuya at nag-alok na maglaro para sa kanya. Ginamit ni Yuya ang kanyang kakayahan upang matukoy kung alin ang may pinakamataas na chance ang makuha, lahat sila ay nanunood habang nakuha niya ito sa unang attempt at ibinigay ang kahon kay Shingo at ito'y tuwang-tuwa, agad na dinala ni Kid si Yuya sa isa pang booth na mayroong mga stuffed cat sa loob, ginamit niya muli ang kanyang skill upang makuha ang isa. Nakita ng iba na magaling si Yuya sa laro, kaya hinihiling nila na makuha rin niya ang iba't ibang bagay para sa kanila. Iminungkahi ni Raya na pumunta sila sa 7 na palapag, kung saan may kafe para sa tsaa at merienda, ngunit, nais ng mga babae na magkaroon ng ilang oras ng mag-isa at pumunta sa 13 na palapag na para sa mga pambabae. Nangako silang sasali sa kanila pagkatapos nila doon, kaya ang mga lalaki ay nagpasya na umorder ng mainit na inumin sa kafe. Pagdating sa kafe, tinatawanan ni Shingo sina Yuya at Rio dahil sinusubukan nilang maging kalmado sa pag-inom ng kape, ngunit sobrang pait nito dahil hindi sila sanay dito. Samantala, pabalik sa arcade, isa sa mga makina ay may sirang cable at nagsimulang masira at hindi nagtagal, naputol ang pag-inom nila ng kape. Nang magsimula ang fire alarm,
nagkakaroon ng sunog sa 10th palapag, tumalo ng mga lalaki nang ma-realize na nangyari ang sunog sa arcade kung saan sila nanggaling. Taliwas sa evacuation order, tumakbo sila papunta sa hagdan upang marating ang itaas na mga palapag dahil nandoon ang mga babae. Napansin ni Yuya na nakikita na ang usok sa kanilang palapag, ibig sabihin ay mas malala pa sa itaas na mga palapag ang sunog. Isa sa mga tauhan ng mall ay nagmamadaling palabasin ang mga tao habang ipinaliwanag ni Yuya na kailangan nilang pumunta sa itaas dahil nandoon ang tatlong kaibigan nila. Tumawag si Kid kay Ryan na kino-confirm na hindi sila nakalabas at mula sa tono ng kanyang boses, maikli na lang ang kanilang natitirang oras. Pagkarinig nito mula kay Ryu, tumakbo si Yuya at lakas loob na pumunta sa itaas ng mga palapag, lalo pang naging agresibo ang mall staff habang itinutulak niya ang dalawang student, at sinabihan na bumaba na ang mga ito sa hagdan para sa kanilang kaligtasan. Habang tumatakbo, naiisip ni Yuya ang mga ngiti ng mga babae sa kanilang pagkikita at determinado siyang protektahan ang kanilang masasayang mukha, narating niya ang palapag kung saan nagsimula ang sunog at napakalala nito dahil hindi epektibo ang mga sprinkler upang patayin ang apoy. Dahil sa sitwasyon, wala nang ibang pagpipilian si Yuya kundi gamitin ang mahika. Pinapalibutan ni Yuya ang kanyang sarili ng tubig bago pumasok sa apoy, nakahiga malapit sa pambabae na banyo ang mga babae na walang malay habang lumalapit ang mga apoy sa kanila. Sinubukan ni Kaori na magtiis at nakita niya ang anino ni Yuya bago siya mawalan ng malay, at bago bumagsak na iligtas pa siya ni Yuya bago pa man siya tumama sa sahig. Matapos kumpirmahin na ligtas ang kanyang mga kaibigan, ginamit ni Yuya ang kanyang kakayahang tukuyin ang lokasyon upang suriin ang gusali para sa iba pang maaaring kanyang iligtas at nang malaman na wala na, sila na ang huling lumikas. Hinawakan ni Yuya ang tatlong babae at binalot sila sa kanyang water magic habang naghahanda sa kanilang pagtakas, ngunit sa kasamaang palad, lumalakas ang apoy at hindi niya sigurado kung kaya pang pigilan ng kanyang mahika. Samantala, nasa labas na ang mga bumbero at nagtatrabaho upang patayin ang apoy, natanggap nila ang ulat na may 4 na high school students pa sa loob. Tumakbo si Yuya sa buong gusali upang humanap ng labasan kaso hinaharangan ng apoy ang lahat ng mga pintuan, nagsisimulang gumuho ang itaas na mga palapag habang bumabagsak ang kisame sa kanila. Nakaiwas si Yuya, ngunit nahulog ang badge ni Kaori at agad niyang nakuha ito. Mabilis na nag-iisip si Yuya at nagpa siya na gumawa na lang ng kanyang daanan palabas. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang gumawa ng daanan sa pamamagitan ng pagsira sa maraming palapag. Makikita ang pagbagsak mula sa labas habang nakatanga si Nario at Chengdu habang hinihintay ang alikabok na mawala, kinumpirma ng mga bumbero na sila ang nasa unang palapag. Nagmadali ang dalawa patungo sa kanila habang tiniyak ni Yuya na ligtas silang lahat, na may masayang tingin sa kanyang mukha. Pinagalitan si Yuya ng mga bumbero dahil sa kanyang ginawa at mapanganib na aksyon, habang humihingi siya ng paumanhin, binigyan ng oksigen ang mga babae upang makarecover. Pinasalamatan ng ama ni Kaori si Yuya sa pagligtas muli sa buhay ng kanyang anak na babae, ibinabalik niya ang badge kay Kaori na nagpapasaya sa kanya. Nang makita niya ang ugnayan ng ama at anak ang nagbibigay sa kanya ng kagustuhan na magkaroon ng isang tunay na pamilya, nang makauwi siya, tumalon sa kanya si Knight na natutuwa na siya'y nakabalik na nagpaparamdam ng pagmamahal kay Yuya. Samantala, sa likod ng fantasy world, ang diyos ng mga rabbit na may pangalang Yasagi ay inatake ng isang misteryosong babae na may masama na aura at gumagamit ng mga teknik ng isang divine archer. Inihayag ng babae ang kanyang layunin na sirain ang mundo, na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat protektahan, agad na nawala at sinabi sa kuneho na babalik siya. Kinabahan si Yasagi ng kaunti, kaya nagpa siya siyang humanap ng isang tao na ipapasa niya ang kanyang mga abilidad sa sipa, upang makatulong labanan ang bagong kaaway. Dito nagtatapos ang episode na ito, salamat sa panonood hanggang sa muli.